Sa imbestigasyon ng Management Committee ng Philippine Science High School o PISAI, lumalabas na 6 na lalaking estudyante ang sangkot sa 2 o higit pang beses na pagpapakalat sa social media ng mga sensitibong larawan ng kapwa nilang mag-aaral. Level 3 offense ito base sa patakaran ng paaralan. Noong nakaraang linggo, nagprotesta ang grupo ng mga magulang, estudyante at guro para ikondena ang naunang desisyon ng Board of Trustees na pag-graduatein ang mga sangkot na estudyante. I was in 8th grade, and then when we broke up around early 9th grade, that's when he exchanged my pictures. There was no consent when it was taken, and there was also no consent when it was spread. Kanina, kinumpirma ng PSHS na binawi nito ang desisyon at hindi pinayagang magmarcha ang 6 na estudyante. 3 of these students will get their diplomas, while the other 3 will only get certificates of completion of the 6-year program. All 6 students have to comply with additional requirements that are part of the sanctions. Magkahalo naman ang reaksyon ng ilang magulang. It was very important to give a statement as strong as this. I really am very grateful to the board that they overturned because this have gone really terribly wrong, di ba? Pwede namang pinanindigan nila yung mali. Bilang magulang ng 6 na taon na nag-aksaya ng panahon dito sa Philippine Science, masakit po para sa akin na hindi ko mapamarcha yung anak ko, di ko makitang nagmamarcha. Hindi naman nagbigay ng detalye si Habacon hinggil sa ano pang magiging parusa sa 6 na estudyante. Pero itinanggi rin ng board na na-pressure lamang umano sila sa desisyon dahil sa mga protesta. No. Mahabang deliberation kasi hindi lang naman yan face-to-face deliberation. Meron pa rin mga email communications. Mahaba po itong deliberation. Para sa graduate na si Mark na malapit na kaibigan ng 2 lalaking nasangkot, hindi umano patas ang kwentong nailabas sa social media. Yung iba dun sa nabigyan ng kaso, hindi po sila yung main perpetrators. Parang nakatanggap lang ng pictures, pero hindi sila yung mga nag-start ganun. Sabi naman ng mga magulang, isang malaking hamon sa kanilang responsibilidad ang nangyari. Kailangan talaga ng mga bata ngayon yung patnubay ng magulang. Kasi po ngayon ang social media masyadong malawak. The best weapon that we can give our children is media literacy, as apart from parenting them really well. Nanawagan naman ng board ng PSHS sa mga magulang at estudyante na huwag matakot o magdalawang isip na isumbong sa kanila kung may alam o nabiktima sa katulad na gawain at pang-aabuso. Angel Movido, ABS-CBN News.